Hello guys, magandang umaga sa inyo. Nandito ako sa bahay ng customer ko. May pinapating na niya sa akin yung grip niya. Yung sistema ng ganitong grip na nawala ng power, mga guys, una natin titingnan dito. Siyempre, yung wiring, ano? Bago natin tingnan yung kanyang thermostat, punta muna tayo sa likod. Hanapin natin yung kanyang plug. Dito sa plug niya, guys, gamit tayo ng tester, ano? Ito yung tinatawag natin BOM tester, ano? Rinse natin sa times 10 or times 1. Kailangan natin na makita na papalo yung pointer natin ng ganun, ano? Okay. Titesterin natin tong dulo ng plug natin. Kung halimbawa ito umalo, ganyan, tingnan natin. Okay. Dapat papalo yan, guys, kasi nakasitting na tayo doon sa thermostat natin, naka-on na tayo. Kung ganyang hindi pumalo, pwede natin suspend dyan, guys, para doon sa mga beginners lang, no? Na may problema yung wiring natin sa likod, maring kinain ng daga, or sabihin na natin na nabulok yung wiring, lalo na yung mga China ngayon na plug, aluminum yung loob, eh, pag nabubulok yun, nawawala ng continuity. Sige guys, ito muna tayo sa kabila, no? Susubukan natin iikot ito. Makita natin yung wiring. Okay, ano? Ito, ano? Kung halimbawa, guys, wala tayong problema sa wiring, nakita naman natin, wala tayong bakas na kinainan ng daga, susundan natin yung wire kung saan pumunta. Tingnan natin yung kanyang fuse. Baka pumutok. Ito yung box na to, natatanggalin natin, guys. Ito yung nandito yung fuse niya, no? Para doon sa mga gustong makaintindi mag-ayos ng kanilang sariling refrigerator. So, doon sa mga beginners na gustong maging integration. Nandito natin makikita yung fuse sa loob ng box. Mukhang sakit lang naman yung nandito. Maari ito, hindi na kinamita ng fuse ito. Siyempre, mayroon naman tayong tinatawag na overload at saka relay. Kaya hindi na nila kinamita ng fuse. Chichik na natin yung overload o kaya yung sa relay niya. Dahil pagka sira yung relay or may open, hindi makaka-andar yung compressor. Pero bago natin gawin yan, dapat unahin natin check upin yung pinaka-switching niya dito sa likod, yung tinatawag na thermostat. Guys, ito yung sinasabi natin yung thermostat, ano? Guys, kung napapansin niya, no, makikita nyo magmula dito sa thermostat, mayroon siyang maliit na tubo na parang buntot. Papunta siya dito sa evaporator. Ano? Nakatornilo siya dyan, bali. Siya kasi yung nagdi-detect ng lamig o siya yung nagdi-detect kung sobra-sobra na yung lamig, ano ba, nagyayelo na ng gusto yung ano natin, rep. Magkukusa siyang mag stop ang kanyang switching sa thermostat, ano? Magkukusa siyang mag-stop o mag-off para yung compressor natin tumigil sa pag-andar dahil yung continuity ng kuryente hindi na makakatuloy doon. Okay. Ito na, guys, ano? Nakita nyo? Ito yung dalawang terminal na titestingin natin kung may function, ano? Halimbawa, walang function, eh doon natin malalaman na sira lang yung thermostat natin, kaya ayaw gumana yung ano natin, compressor natin o motor natin. Naka-on na tayo sa naka-sitting na tayo sa number 5. So ngayon kukuha ako ng tester, sabi BOM tester. Re-rinse natin siya sa times 1 o times 10. Kaya yan, naka-rinse tayo sa times 10. Dapat makita natin kung
papalo yung printer natin. Dahil nakasitin na tayo sa number 5. Pag hindi siya pumalo, guys, nagka-problema yung ano natin, tinatawag natin thermostat. Hindi po pwedeng hindi siya papalo dahil hindi naman siya sobrang lamig para mag-open. Ayan, tutusokin ko siya sa loob, ano? Ayan. Ayan, ano? Ayan. Ayan, ano? Nawawala-wala, guys. Malo ng konti. Pag dinidiin ko, nawawala. Nawawala, guys. So, ibig sabihin, guys, nakasit na tayo sa number 5. Dapat pumapalo na yan. May continuity na tayo makikita dyan. Sira na itong thermostat natin. Pumapalo yan. Kasi na-stock daw ng higit isang taon ito. Maaaring marumi lang sa loob. Gagawin natin, guys, para maayos natin ito. Kung wala tayong pamalit, pwede natin siyang isprayan sa loob ng WD-40. Ano? Baka sakali yung contact niya ay bumalik. O guys, ganun lang. Ito, nakita na natin yung problema niya. Maaring dito. Dito lang. Wala tayong continuity sa tester. So, nilinisin lang natin to. Sprayan lang natin ng WD-40 ito. Pwede rin gasolina, no? Kung wala tayong WD-40. Sprayan natin ng WD-40 yan. O gasolina. Maalis lang yung talikabok o dumi doon. Kanyang kasi napakarumi yan. Pagka siya mayroon ng continuity at i-plug natin mamaya, gumana na siya yung compressor natin. Maring okay na yung ano natin. Tapos na yung problema natin. Okay, guys, ano, may hawak akong ano, gasolina ito, guys. Susubukan ko kung kakayanin natin malinisan ng gasolina lang. Wala tayong makuhang ano eh, wala tayong dalang WD-40. So, kung napapansin nyo, guys, may butas dito, ano, dito o dito sa side. Pwede natin i-pigsot dyan o ipatak dyan yung kanyang WD-40 kung mayroon, kung wala yung gasolina, no. Ngayon, pag napatak na natin dyan sa butas na yan, kailangan natin ganun-ganunin ito, no, para matanggal yung mga ano doon, kalikabok o kung ano mayroon doon. At least makakatipid tayo kung hindi na tayo kailangan bumili nito. So ngayon, guys, patutuyuin muna natin siya, no? Tapos titesterin natin siya kung mayroon ng continuity. Setting natin ulit sa number 5. So, subukan natin ulit siya testerin kung, kasi kanina minsan mayroon, minsan nawawala, maaaring pumapalya-palya na kasi nga sira na yung marumi na yung loob. Check mo ulit, hindi ko tama. Ayan na, guys, ano, tuloy-tuloy na siya, hindi siya nawawala, no. So itatry na natin siya na i-plug, ano, kukuha tayo ng ano, ito yung plug natin, extension. Guys, try natin, ano, ipa-plug natin ito. Medyo nga. Ayan. Ayan. Ayan naman siya. So, ibig sabihin, guys, nagka-problema lang tayo sa thermostat. Napakasimple lang kung pag-aaralan natin. Hindi na natin kailangan tumawag ng technician. Para naman doon sa mga beginners, sana nagkaroon kaya ng konting idea. Ayan, lumalamig na. Tapos, guys, titingnan natin sa compressor niya dito sa likod, sa motor niya. Naririnig nyo naman. Umuugong na siya. Ayan. Medyo nagbabibrate siya. Mararamdaman natin kung umaandar na yung compressor natin. Kailangan medyo nagbabibrate siya. Tapos, naririnig natin siya na may kunting ugong. Okay? So, ganun. Kaya, ang mangyayari nito, guys, ibabalik na lang natin yung box. Tapos hindi na natin kailangan buksan itong overload niya. Andiyan na rin yung sa relay. Dahil na nakita na natin yung problema doon sa thermostat lang pala, nagkaroon ng open dahil siguro marumi. Pero mas dabis, guys, kung halimbawa may bago tayong pumalit, palitan natin siya para mas matagal yung kanyang ano. Okay?
Sige guys, okay na. Tapos na yung trabaho natin. Ibabalik mo lang natin yung mga cover. Maraming salamat sa inyo guys. Sana may natutunan kayo kahit papano sa akin.